Maraming salamat, Ayi and Amara. Napakaganda ng ating mga host. And eto na, muli ang Star Magic All-Star Games. This time, semi-finals na tayo. At mukhang may namumuong kwento nga. Mukhang kwento ng paghihiganti ang ating natunghayan. Dahil nabalitaan natin na ang Kuya's tropa ay tinawag na din ang kanilang mga tropa. Yan na. Para lang supportahan sila doon mismo. If I'm not mistaken, those are the Star Hunters team na susuportahan sila laban sa Polaris Fighters. Magkakaalaman na kung sino ang unang team na papasok sa Grand Finals. And in addition, kung titignan mo rin na mabuti, dalawang or apat na team na lang yung natitira. And Dex, ito yung laban ng dalawang team na magkakahiwalay laban sa dalawang team na magkakasama. Ay, parang ano dun yung mas malupit? Ano dun yung mas... Alam mo yun? Kung sino yung pinaka malupit talaga na maglaro eh. Parang 10 versus 5 ang sinasabi mo. Siyempre, ano, ito na yung mga nasala na kanina. Ito na yung mga nanalo sa, ano eh, nanalo sa unang round. Oo. So, mga bigati na itong nandito. At saka bihira, mabilib si Coach Dex from Blacklist International Galaw. Ano ba nakita mo dito sa side ng Kuya's tropa? Para bang kanina mo pa sila pinupuri eh. Kailangan ano paganda ng Polaris Fighters tong Kuya Stropa kasi ano may rotation tong Kuya Stropa na ano nag-i-invade ng jungler yun tapos lalo na yung jungler nila si Tan yung pagbenta niya kanina naka-main niya kayo kanina ay talagang kailangan nilang bantayan niya. Nilupitan ng Kuya Stropa pero for sure lulupitan din to ng kupunan ng Polaris Fighters. Again, naghihintay ang ASAP pa kayo and for the win na mukhang pinapanood na rin nila. Nililista na sa notebook ang mga pwedeng mangyari. Speaking of nililista, lista na natin ang mga picks and bans para sa laban na to. On the red side and on the blue side, ito na ang picks and bans. Magkakaalaman na kung sino nga ba ang makakapasok sa ating Grand Finals. The first one is of course Polaris Fighters going into the blue side and in addition ay ang ating next team na Kuya Stropa onto the red. Kung titignan natin na mabuti, napakarami na ng bans na ating nakikita from both of the teams. Mm-hmm. Especially now na yung Moskov, Kari, and Kimi na hindi natin kadalasan nakikita sa mga banning stages ay nandito ngayon. So it's leaning towards the comfortability ng ibang mga kalaban. Mga ganitong situation ba, Kuya Dex, minsan ano ka na lang, no? Pipiliin mo na lang talaga yung best pick mo, no? Parang, or gusto mo ba magbaban ka pa rin ng best pick ng kabila? Siyempre, unang-una yung ano yung comfortability ng kabila. Gaya ng ginawa nung ano nung red side dito, binan nila yung mga gold lane since ayun yung kanina bumuhat yun. Kuya Stropa ang nasa red side at Polaris Fighters naman ang nasa left side. Pumili na si Kuya mo JM. Pumili na si Sir JM ng Guinevere at mukhang ilalakin na din. Aba, duduwaan nata. Ito rin yung sinabi ni Russo kanina na ang kailangan mong bantayan dito sa Kuya Stropa ay si Kuya mo Tristan. Si kasi Tristan. Siya talaga yung nagbibigay ng sakit ng ulo dito sa side ng Kuya Stropa, which is why now when you take a look at it, parang yun talaga yung nagiging kwento. Pero now, three heroes, all magic damage to Dex. At ang bilis pumili ha. Ang bilis pumili dito ng side ng Polaris Fighters para bang sila, hindi na nila kailangan ng notebook. Oo. Hindi na. Nasa utak na nila kagad. At may pinaparinggan ka ba? Wala tayong pinaparinggan. Okay. Wala okay. tayong pinaparinggan. Okay. Para magkalinawan lang. Para magkalinawan. Tama. Ang pagpili dito ng Polaris Fighters, pinili nila agad yung bagong hero na si Novaria. Ayun nga, ano, sobrang laki ng impact niya sa team. Lalo na, ano, si, gaya ng nalaan niyo, sinabi ni, ano kanina, ni, yung room ng, ano, ng... Kuya Stropa, maghanda kayo sa mga crowd, sa mga Purify. Ibig sabihin yung magiging hero niya, magiging mga crowd control, crowd yung mga humuhuli ng hero. So, Si Yuso ba yon? Si Yuso ba yung room? Oo, si Russo yung room. Si Russo yung room. Actually, merong isang magandang idea dito na ang idol pala ni Kuya Russo ay si Yawi. Bilang tank. Eh, saktong-sakto. May nakakalaban yun, Kuya Tex. Nakakatakot minsan kapag nagtatank. Si Yawi, baka doon kumukuha ng inspirasyon si Kuya Russo. Malamang may mga play yan na ano, na likod, na damo. So, yung pagpili nila ng Novaria, magandang pick and counter kay ano, Kuya mo Russo. Okay. Here we go, Novaria. Naghihintay tayo ngayon ng last two picks para sa side ng Polaris. Look at that 1-1 ban also.
para sa side ng Kuya Stropa. Mukhang pinagandaan talaga nila mabuti to. Grabe, tatlong marksman yung dinanggal para sa side ng Polaris Fighters. I mean, they're respecting the experience na meron yung Polaris. When you take a look at the players na meron ng Polaris ngayon, tatlo sa mga manlalaro nila ay halos limang taon nang naglalaro ng ML. Kaya naman, been there for at least 5 years. So, parang basic na lang sa kanila makarating ng Mythic. Mm-hmm. And ano na lang siya eh, bonus na lang siya pag naarating ka ng Mythical Glory. But now, Glory is what they also want kontra sa Kuya Stropa. Na ngayon, kung tinitignan din naman natin ang mabuti, eh very well-rounded yung kanilang nagiging lineup. You have Melissa, nandyan din yung Freya na, again, na-miss ko to na makita sa competitive bumalik play. Eh. Hindi ko madalas nakikita to, Min. Bumalik eh. Bumalik eh. Tignan natin na, so na kung mababakapan. Kasi nakwento ni Brian Chong na talagang ML na ML siya. Ayan. Tinanggal na. Nagban yung Polaris ng mga setup hero. Oh, ayan na nga yung ano, yung binigyan niya kasi ng idea kanina yung ano, Polaris. So ayan na yung pinagbaban niya. Pwede pa rin naman siya kumuha diyan ng ano, mga like Chu, Ruby, ayun, Franco, Kaja. Open pa nga yung Kaja. Ayun. Pwede mag-Joe eh, no? Naisip siguro niya na kung hindi, pwede naman kaming hindi mag-purify, pero what if, wag na lang kayong magkaroon ng setup hero. Napapansin ko ha, based sa ating mga camera, na very intense ang pag-picks and bans ng dalawang teams na to. Benedetta ang mukhang inohover para maging jungler. Pero mukhang Karina, aba! Finish. Parang may mode nga itong Kuya Stropa, Kuya Dexa. Kailangan abangan nila yan, tatawid sa damuhan niya. Lalo na ngayon sa patch ngayon na malaki yung emphasis dun sa mga jungler. Pinataas yung gold ng jungler natin. Any thoughts on the draft, Sona? I mean, kung titignan mo na mabuti, it's all-out damage para sa side ng Kuya Stropa. We're still waiting for a setup hero na mapunta sa kanila kasi roam pa rin naman yung kulang. Ano kaya yung hero na posibleng mapunta dito kay Rusu para makumpleto na yung Kuya Stropa's lineup? But so far, kung titignan naman natin ang Polaris Fighters, I think the jungler is still the missing piece here. Iniisip pa rin nila kung ano yung magiging main damage dealer nila. We're taking a look at Brian using this Novaria, Tristan, Carmilla na magsasama na mismo dito sa ating mid lane, pero ang dami ng possible options. Siniel ang tinarget ng Kuya Stropa. Wala ang carry, Kimi, 1-1. Kahit yung Bruno, hindi nila pinalagpas. So, naiwan ang Leslie para sa Polaris. Nag-research tong Kuya Stropa sa Polaris Fighters. Nahirapan Siniel eh. Parang naipit bigya Siniel M. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi kanina nga, di ba, lumabas si Kuya mo Yamyam, galing daw siya dun sa spaceship niya sa Mars. Kaya para pala maghatid ng inside scoop. Kaya pala. Para malaman. Kaya pala. Kung sino. Umabot dito. Sinasabi ng Polaris Fighters, aba, kahit ubusin nyo ang aming mga marksman, wala kayong magagawa. Napilitan na this time ang Kuya Stropa mag-grok. Grok, Karina, Melissa. Kung titignan nating mabuting lineup, kung ibibase mo lang sa scaling, parang ang taas ng... Hindi pala Grok. Fake pick pala yun. Setter pa rin. Lolita ang pinili dito. Kung titignan mong mabuti yung draft, ay para bang kompleto Ricardo ang lineup ng Kuya Stropa laban sa Polaris. Any thoughts dito, Dex? Ayun, tulad ng sinabi mo, kompleto Ricardo. Meron silang crowd control, meron sila pang clear ng lane, and maganda rin yung jungler nila. At the same time, yung marksman nila makasama sa early, mid to late game. Ibang klase si Russo dito. Parang si Russo ang nag-adjust. Usually kapag sa mga game, minsan yung pinaka mahusay yung laging nag-a-adjust eh. Tama ba yun, Dex? Sa bandang dulo ng draft. Ganun ba yun? Depende kasi yun sa ano eh, composition ng team niya eh. Minsan kasi katulad sa ano, si Cartesi, minsan ina-high pick din naman siya eh. Mahusay naman si Cartesi. Diba? Depende pa rin. Pero titignan natin as Polaris Fighters will now go into the blue side. Red side naman ang team ng Kuya Stropa. Kaya-kaya ng Kuya Stropa ipaghiganti ang Star Hunters. Siyempre, di papayag ang Polaris. Ang jungler sa Polaris ay si Dre Sugai na ngayon gamit ang Benedetta.
sa pamumuno ni Russo na kanina Lolita din yung ginamit para makuha yung MVP doon sa una niyang panalo. Tinan mo, he's actually playing very aggressive towards dito kay Tristan na halos siya rin yung naging angkla ng Polaris doon sa una nilang pagkapanalo kanina kontra Star Hunters. Nagtitipi yan. Hindi ko alam kung ano yan eh. Parang nag-ano lang, nag-greetings lang o talagang nag-showdown na umpisa pa lang. Alam mo, ang tawag ngayon dyan, nag-aaurahan. Nag-aaurahan lang. Oo, aurahan lang muna. Minsan, alam mo yun, tataasan mo ng kilay. Saan ka? Kasi isi-set up nila this time yung Lito Wanderer na mukhang mauuna ang Kuya's tropa. There you go. Napakahalaga niyan, Kuya Dex. Oo, syempre. Additional XP and additional gold din yan. And vision din yan para sa mga dadaan dyan. Here we go. Si set up nila this time. Si Batet. Neil M. Oh. Coming in. Pero nandoon naman sa batang kabila ang mga tropa. There's Jelly P na tumatakbo na. Pero yung slice and dice na meron si Dre Sugai. First Blood. Nakuha na naman kaagad ng Polaris sa maagang momentum para magkaroon ng kalamangan in this fight. There were some situations na talagang naipit yung Kuya's tropa doon dahil nagtatago sila doon sa may bandang bush para sana mabigyan ng pressure itong si Niel. Kasi ito nga yung tinarget nila kanina dito sa draft, but heading forward into this XP lane, kita mo si JM at itong si Waland ay talagang naikipagsabayan, but there goes your stun. Panakot lang ba na? Uy, nandito ko. Kung baga sineset up alam muna ni Tristan, si Mr. JM de la Serna dito sa top lane. Kumbaga sound check lang muna. Tamang sound check lang muna. May single target stun din kasi si Tristan R para makakuha sila dito ng magandang pick off and combo. There you go, Brian C. popping those Novaria skills. Sino makakuha ngayon ng turtle? Napaka-importante nito. Pero makakuha si JLP na maganda burst. Meanwhile, Tristan will take that turtle. Flame shot won't connect. Pero si Tristan R ay talagang matapang. Aray! Na. Ina-aurahan mo kanina. Pwes, tanggapin mo ang aura ko. Aray! Aray, pero wala siyang makukuha. Isa lang. Ayaw tumigil! Kanina ka pa nandito. Umalis ka, sabi ni Wilan. 2-2 is the score. Maganda sana yung maganda yung plano sana ng Kuya Stropa ron. Kaso nga lang level 3 pa lang si Russo, doon hindi siya nakapag-setup. Kinulang. Kaya lumamang yung Polaris Fighters dun sa turtle fight na yan. Kumbaga nandun eh. Nandun yung idea. Nandun yung objective na, okay, sige. Magiging matapang ako, magiging aggressive ako. Kaso hindi ganun yung nangyari. Kasi medyo kinulang nga siya, sabi ni Kuya Mudex. Naka-ready. Ready din yung kalaban. So now, Kuya Stropa, meron din silang clapback dito. 2-2 ang ating kill score. Pero ito na naman yung panibago rotation. Nagpaulan na naman ang sound wave si Tristan. Nag-ahabol. Mahusay si Kuya Tristan R dito. Si Kuya Tristan, isang favorite na hero ni Tristan ay ang Carmilla mismo. Kaya para bang kabisado niya eh, yung Crimson Flower kung kailan papasok. At ine-expect natin ha, na dapat yamado yung Kuya Stropa. Pero para bang ang nagsisetup ng laban lagi ay ang Polaris Fighters. Bakit nga ba ganito, Kuya Dex? Ayun, kasi nga, based din sa hero nila talagang sa early, kailangan nilang gumawa ng play. And in terms of rotation, lumalamang talaga sila kumpara sa Kuya Stropa. Tsaka parang ang bilis ng lineup nila dito. Meron pa silang long-range hero na si Leslie, no? Oo, si Leslie, si JM, plus si Brian on that Novaria. Alam ko may sight yan eh. Oh. Di ba? So makikita mo talaga. There you go! Mr. JM ay kinantahan na ang Kuya Stropa. Nakuha sila ng dalawa habang si Wilan naman sumusupok dito sa lima. Pero hindi mo kaya ang lima. Sona, hindi mo kaya ang lima. Four heroes are down. Si Batit na lang ang natira. Meanwhile, for the side of Polaris, apat ang nakuha nila. Malaking kalamangan ang mapupunta sa side ng Polaris given that they not only got four heroes from the side of Kuya Stropa, pero nakakuha din sila ng turtle na magbibigay sa kanila ng shield. And from there, mas magiging aggressive sila dun sa mga teamfights na gusto nilang gawin. Kuya Dex, kung nakita natin kanina, yung Niel, yung Leslie, yung kailangan natin pagtuunan ng pansin pagdating pa ng late game, is that the reason why they're making certain rotations para hindi naman problema si Niel? Tingin ko yun yung ginagawa talaga ng Polaris Fighter. Binibigyan talaga nila ng pressure si Batit para makahinga na maayos si yung Leslie natin since hindi pa siya effective sa early game. Ang laki rin talagang tulong nung Novaria. Hindi nakakaporma si Russo. Ang ganda, no? Nung Novaria site,
ang dami mong site eh. Kahit si Neil M din kasi ay pwedeng kumuha din ng site. Kapap niya lang yung ulti. So ang daming pwedeng setup ng Polaris Fighters. On paper, pag tinignan mo yung lineup ng Polaris Fighter, eh parang hindi, parang ano ah, hybrid yung lineup. Parang hindi gana, pero dinadaan ng Polaris Fighter sa galawan sa ang rotation. Laban na to at sa rotation. Nadaan nila sa ano, sa bruskuan. Oo, tapos nauuna si Kuya Tristan na umaabot sa point na siya na yung sumasalo ng lahat ng damage. Pero parang wala lang. Mm-hmm. Pinapagpag niya lang. So yeah. Kuya Stropa, they need to find a very good setup here. Andiyan naman si Russo, pero masakit na masyado yung mga binibitawan ni Kuya mo, Brian. And Batit here doing your very best para makadepensa, pero nagpaulan na naman. Okay. They're really trying to hold the fort at magagawa nila yan dahil walang minions sa side ng Polaris. Sakit ng poke na ginagawa ni Brian. Kung kanina, aurahan lang ang ginagawa. This time, hinahawakan na ang tenga. Sona, hinahawakan na. Nagkakahawakan na. Ayan o. Andito na win. 21 with a great one. Nagpapaluan na sila ng todo. Si JM versus Wilan. Ay! JM De La Serna winning that one-on-one. Di ka pwede makipag-one-on-one kay Kuya JM. Lalo na pag karaoke ang laban. Boss, Sona. Hindi pwede. Good ka talaga doon. Lumamang siya doon sa execute ng Winivir. Hindi niya nakita yung spell ng Winivir. May execute kasi. Oh, executed talaga siya doon. Pero commendable ang tapang ni Wilan sa top lane. Oh. Pero ang nawala sa Kuya Stropa ay tower in the top lane. Tower in the top lane. Now, transitioning dito na naman sa panibagong turtle bago magsimula yung laban. Nakita si Russo na nagtatago doon sa may bandang damuhan. Extra wave pa na ibinigay. Pero ito na yung initiation! Numinum Blast coming in pero walang tatamaan. Oh no! Counter go na ba? Kill! Tristan R with the double kill! At ang Polaris Fighters ay tinatawag na ang lahat ng magtatanghal dahil sabi ni JM, ako ang finishing touch. Ako ang pang-final score. One more hit para kay Wilan dito para pabulin siko mabuti ako. Na. Pero pabulin mo ako. Inaabol, nag-abulan. Abulin mo ako. Nag-abulan ang... Taya! Oh! Ay! At doon na, tinuluyan. Nataya. It's a wipeout para dito sa side ng Polaris Fighters. Sobrang hirap talaga ng kalagayan din ni Russo. Kita nyo kanina, bago siya mag-setup, may vision agad yung Polaris Fighters. So nakaready sila ron bago pa makaset-up si Russo. Ayun yung advantage ng Novaria. Sinasabi lang ng Polaris Fighters, kahit sampu pa kayo dyan sa venue nyo, di nyo kakayanin ang aming lakas. 13-2, 25K ang kanilang kayamanan. Any comeback potential para dito sa side ng Kuya Stropa? Parang ang hirap ni. Kung titignan mo na mabuti, eh yun sana yung pwede nilang gawin. Kaso hindi na makapalo si Freya, pero ito yung setup na ibibigay. Okay. JM and the rest of the members, si Neil nandito sa may patalikuran. Free hit lang ng todo, but it will retreat. Samantalang si Jenay naman ay mangaray. Si Batita lang matitira. Si Niel ay ipagpapakan ng Neil. Goes down as well as Jelay. Pero dahil dito, buhay na buhay ang side ng Polaris Fighters. Lamang sila ng halos 4K. And hindi lang yun, nakuha din ni Dre yung purple buff. Napaka-risky move kay Neil. Mala action star. Unti na lang. Kunti na lang, pwede na eh. Pwede, pwede na. Kuya Neil M. But then again, was it worth the risk? Tama ka, Sone. Parang kahit na dead si Neil doon, may nakuha silang... It's a win-win. Eh. It's a win-win. It's a good... Kumbaga, high risk, high reward. Win talaga siya kasi nakuha mo na yung second turret tapos napatay mo pa rin yung gold lane nila. Siguro pinaka-comeback na lang dito ng Kuya Stropa kapag mismong yung ano, Polaris Fighters na mismo yung umahasim. Ah, kumbaga, maramdaman nila maging kampante. Maging kampante. Pero ang sakit na ni JMD. 7-2 and 5 with the Calamity Reaper. Isang combo na lang ay kayang... Actually, si Jelay ay kaya niya isang combo. Halos lahat dito sa Kuya Stropa, isang combo niya lang. Ibang klase si JM eh, no? Siya yung great one sa 1v1. Siya ang great one sa 1v1. Siya ang great one. Kung titignan mo na mabuti lahat ng mga naging laban ni Kuya JM kanina, puro 1v1 yun. Puro 1v1 yun. Akala niya brawl tong laban ngayon. 5-on-5 to, pero... 5-on-5 to. Kumbaga sa basketball, isolation ang isolation ginagawa. Min. So, tingnan mo, ito na naman, oh. Ito, pero, ay, kaso may kasama na siya ng konti. Pang-psycho lang. Si Neil, ito na naman. Si JM, at pinaulanan. Bawal yan. Pinaulanan ni JM ng Violent Requiem. Tambak na ang Kuya Stropa dito. Parang tama ata si Dexter. Ang hirap makakambak dito, Dex. Siguro kung ako yung Lolita dito, sobrang hirap talaga. Pinaka-gagawin ko nandito. Kumuha ko ng pinaka... Yung Yawis, ano? Yawis play, no? Yawis magmumula play, no? Sa likod. Oo. Oo, eh. Kailangan nila. Kasi ang daming
pang-counter go kasi ng Polaris. May Benedetta, ang daming dash. Ang daming kontrabida, man. Mag-ulti si Leslie, may kita kung nasan siya. Oo. Mag-ulti si Novaria, may kita rin kung nasan siya. Kumbaga may CCTV sila sa lahat. Ang hirap, kulang pa sa pagka-brusko si pero Kuya Russo. Ayun, panoorin niya. May sight eh, here we go. Yung minublast, natamaan. Pero na-dodge lang ni Dre. Highlight play para kay Dre. Habang si Russo ngayon, binabanatan ni Neil. Okay, para kay Jelly dito, pero palado na sila. Hindi na mapipigilan ang Polaris. Talaga, tatlo ang nawala. May kasama pang Lord. Habang si JM nagahabol pa ng one-on-one. Gusto niyang kumuha. Pero sumali siya sa laban. Four heroes are down for Kuya Stropa. And ang Polaris Fighters ang mamumove on sa Grand Finals. Wow! Wow! What is going on? Competitive spirit. Nakita natin mula sa Polaris ang nagwagi. Kinapihan lang ni Dre. Hindi ko kinaya yung dominance na yun. Tama-tama yung sinabi ni Brian. Tinanong pa lang siya, tapos na. Panalo na. Oo, wag na daw kabahan. Hindi niya na daw kailangan. Panalo na agad. Oo. Na-predict. Lahat kami dito ay in shock sa ginawang dominance ng side ng Polaris Fighters, maging si Kuya Dex, kasi kinocomment niya talaga ang Kuya Stropa, pero ang Polaris Fighters, parang... Pambato ko yung Kuya Stropa, pero binata eh. Binata ng Polaris Fighters. You don't go one-on-one with JMD. Wala, I mean. Wala talaga. De, pasa na muna natin sa ating mga hosts. Aya and Mara, kayo na muna. Thank you so much, Manjin Sona and Coach Dex. Grabe yun. Yun ang pinakamabilis na match natin so far. Tinapos nila in 10 minutes and 49 seconds. We have our first finalist for this tournament. Congratulations, Polaris Fighters! Congratulations! Sila yung nanalo. That's right. Kontra sa laban ni Kuya Stropa. Tama. So, kausapin muna natin ang Kuya Stropa. Okay, sige. Kuya Stropa! Akala ko ba ipaghihiganti nyo? Anong nangyari? Our Star Hunter! Sorry po. Parang pagkakaano namin, si Yam-Yam talaga may kasalanan. Eh. Ay, sige, Kuya Yam-Yam po. Bad charm, bad charm. Ba't nasali ako dyan? Okay lang mo. Baka, ba't pinalapit? Dapat di nyo pinalapit sa inyo. Ayan, tuloy na wala eh. Nilagnat tuloy kami. Pero saan ba kayo nahirapan kung ano, kung kumbaga may post-game analysis tayo, kung mauulit nyo sana yung game, ano yung iniba nyo sana? Oh, kasi ibang-iba yung performance ngayon. Wrong pick. So sa draft pa lang medyo ano na. Actually, baliktad naman. Sabi dito sa mga shoutcasters natin, actually parang medyo okay naman yung ano niyo, yung draft nyo. Oo. Okay po yung naging picking namin, kaso nangangapa pa po sila kasi parang natagal na po nila dinagagamit yung mga heroes. Kaya... Kaya, sayang. Kulang sa practice, Pero, di bale, next week daw meron ulit. joke lang. Pero I'm sure next time talaga they will come back strong itong ating team Kuya Stropa. So ngayon bibigyan namin kayo ng chance na manawagan. Ano ba ang mga latest sa inyo? Go ahead. Unahin natin of course girls first. Jelly. Hello po. Ano lang follow lang. Follow niyo lang po yung ano social media accounts ko. Ayun, Jelly Filones po sa lahat ng social media platforms. Tapos yun po. Thank you, Jelly. Ikaw naman, Tan. Ayun lang din, guys. You can follow me sa lahat ng social media accounts ko. Tan Red Roncal. And then, once again, thank you, guys. Thank you, Tan. Alright, Wieland. Ayun, katulad po ng sinabi nila, papalo na lang po sa ang social media accounts. Sa TikTok Wieland daw. Ferrer po. Ayun, happy birthday sa mama ni Jam. And shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Wow, may pa-happy birthday. Batit! Yun nga po. Hello po, ako po si Batit Espiritu. Follow niyo po ako sa IG ko and sa Facebook. And salamat po sa mga sumuporta po sa amin dyan na nanonood ngayon. At syempre po, Love Bites Season 2. Showing pa rin po yan sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Panoorin niyo po. Summer Camp! Yay. Yes, panoorin natin Love Bites Summer Camp and Rusu! Maraming salamat po sa
sa pagnood dito sa aming laro. And yun, supportan nyo po kami sa mga bawat social media accounts namin. And sa akin, antay-antay na lang po tayo ng content. may alam ako ang next project ni Russo. Excited na ako dyan. Sana matuloy. Oo. Pero maraming thank you so salamat. Much. Thank you so much. Next time ulit. Bye. Salamat Kuya Stropa. And now, thank you. Now it's time to meet our winner from Polaris Fighters. Hello guys, congratulations. Grabe yung pinakita nyo, dominating. Actually, sobrang bilis nun. And talagang kitang-kita kung gaano sila kalakas. Tinaas talaga nila ang kanilang lakas. Oh, semifinals, pero binasic. Oo nga. Talaga napabilib nyo ang ating mga casters, pati na rin itong world champ natin. Former world champ. Na ano yung feeling na one step closer na kayo to being the first ever Star Magic All-Star? Sige, si Tristan. Nagkahiyaan? Oo. Nakamute. Nakamute sige, ka. Sige, Chan, hindi ka namin marinig. Oo. So, ulitin natin ang lahat ng mga sinabi natin. Chan, oo, oh, para ang dami mo nang sinabi. Sayang naman. Pero grabe, ah. Oo. Si Tristan talaga, hindi pa niya nagagamit yung main hero niya. Ay. Oo, hindi pa yan. Huwag natin sabihin para wala hindi mabang. Wala pa yan. Oo. So, Tristan, ano masasabi nyo? Oo. Chan, wag kang mag-mute, Chan. Ano? Ayan. Okay, go. Ayan. Wala. Pinagandaan. Wala. Pinag-practice lang namin to kagabi. So, kailangan. Kagabi handa lang. Talaga kami. Pero, sana. Alam ko naman kasing may mga strategy sila. So, may mga gagawin din kaming paghahanda dun sa mga heroes nila. So, sana matapatan namin. And, lakas ang kakampi ko eh. Kapit kaya sa sabi, malakas. Oh, at saka sabi kasi ni Yam Yam, diba, ipaghihiganti daw sila nung Kuya's Tropa. Oh, oh. Sabi naman mga kasama ko, we got you. Wow! Sabi niya, oh no, you did not. Okay, kung meron kayong choice, okay, papapiliin ko kayo. Kasi nandun na kayo, papunta na kayo ng finals. Sino ang team na gugustuhin niyong makaharap? ASAP pa kayo or for the win? Pili kayo. Kailangan may pipiliin ah. Oh, doon tayo ulit sa ano. Ay, sige, go, Tristan. ASAP pa kayo. Bakit? Bakit? Kasi gusto namin yung pangalan nila sa kanila mapunta. Maibalik namin sa kanila. Okay. Palagi silang nananalo. So ngayon, parang masabi nila na umasap pa kayo. Nagkakahamunan. Pero gusto ko na makakausap yung back-to-back MVP ng kanilang kupunan, si Dre Sugay. Dre, ano ba ang sikreto mo? Bakit MVP? Ano? Bakit ganun lagi? Why are you so dominating? Well, relax lang. Because at the end of the day, it's a game. You know, and I trust this team so much. Actually, we only had two matches together kahapon. Dalawang laro lang kami na ano, nagkasama-sama kasi hindi magkakatugma schedules namin. And ayun, talagang really excited lang kami to win. We wanted it. We want this championship. Pero ayun, we were gonna celebrate this win. Pero syempre, the job's not finished. Oh, di ba? He's so calm. Dinugo tayo to, no? Grabe, no speed ko doon. Thank you so much, Dre! Oh, pero ito na ang tanong, sino kaya ang makakalaban ng Team Polaris Fighters? Alamin na natin yan. Ngayon na, mapunta tayo sa second semifinal match between ASAP pa kayo and For the Win. So, balik na tayo. Okay na, Manjean, Sona, and Coach Dexter! Casters, pasok!